Kailangan nating intindihin, aralin, at isabuhay ang financial literacy na magpapaunlad sa kalagayang pananalapi. Salapi ng Pinoy, Salapinoy! Nako, napakarami po nagre-request na habaan itong Salapinoy. Lalong-lalo na September na po tayo ngayon. At alaman naman natin, pagpasok ng buwan na to, unti-unti na tayong naghahanda para sa darating na holiday season. Pinakamaganda daw na season magnegosyo ay ang Christmas season. Pero ito rin daw ang pinakang dahilan kung bakit maraming nababaon sa utang, maraming nangungutang at maraming napapariwara. Ha? Ano nga bang mga karapat-dapat nating gawin sa paghahanda para dito? Joining us, of course, is our financial, resident financial advisor, Mr. Armand Benko. Hi, Armand. Hello, Dr. Carl, at sa lahat ng ating tagapanood sa Entrepreneur. Makulay tayo, ha? Kulay yes. Pasko tayo. Hindi tayo nag-uusap, pero lagi tayo Okay, ito nyo, para kami kakantag dalawa. Yes. Alright. Ayun, Armand, Pasko, Bear. Parang ang iniisip ng iba dyan ay bonus. Right, right. Kailangan pag-usapan natin paano titingnan ang bonus. Correct. Pangalawa, pagre-regalo. Yes. Diba? Pangatlo, yung matatanggap po regalo. Right. Gusto ko doon umikot ang usapan. Kasi yes. Tama, no? Pinakamagandang panahon na magnegosyo, Pasko. Yes. Kasi maraming needs. Pero ito daw nagbabaon din sa atin kapag, sa maraming utang. Kapaskuhan, yes. Una, bonus. Yung bonus na paparating, how do you handle that? Well, una, pag kapaskuhan kasi, ito, itong bare months, parang ito yung panahon na may binibigyan tayo ng karapatan maglustay, di ba? Mamamasyal, mamimili ng regalo, pang sarili o para sa pamilya at mga mahal sa buhay, mga aktibidades na pupuntahan, happening, kasayahan, lalo na, nanggaling tayo dito sa pandemya. Oo nga. Na, may revenge. Binanggit mo kanina, revenge shopping, revenge tourism. Right. Pagkaingatan natin yung paggamit natin ng ating 13th month at yung kung meron pang dagdag na bonus, yan po ay mga windfalls, tawag nila sa English. Hindi po yan dagdag na pera para may karapatan tayong maglustay. In fact, kung nahihirapan tayo, at laging yan ang bukang bibig, nahihirapan tayo mag-ipon on a regular basis, buwan-buwan, mula nung Enero hanggang Nobyembre, na sinasuggest natin 10%, 20% ng iyong monthly income tatabi mo. Ito yun, na yun. Sana 13th month, kung nadagdagan pa ng bonus, alam niyo po, iba po yung 13th month sa bonus. At hindi bonus ang 13th month. Correct. Dapat limanagin natin yan. Yung 13th month po, naaayon sa batas yan. Na yan. Binibigay sa lahat ng mga nagtatrabaho at least 30 days before the year. At ano pa, paalala lang po sa mga negosyante, ha? Ito po'y ating responsibilidad. Yes, huwag niyo pong paghandaan po natin ito. May mga kilala nga akong mga kaibigan na pinapangutang pa ito. Correct. Hindi lang dahil responsibilidad mo, kundi inaasahan ito ng mga tao. Yes, so paalala po. Maging ito po ay mga maliliit lang na negosyo ko kayo, mga empleyado, aba hindi po kayo exempted dyan. Yes, in fact, even kasambahay. Correct. Dapat meron ang kasambahay at mga personal household helps ninyo. Yes. The mere fact na meron na rin silang SSS, PhilHealth, pag-ibig, yung 13th month, benefit din yan. Ang gusto mo sabihin, Armand, kung hindi mo kinaya na mag-ipon ng 10% kada buwan, palibasa yung 13th month pay, halos 10% yun ng monthly income mo. Yes, yes. Baka gusto mong yun ang gawin mong savings or investment. Correct. Kesa correct. Isipin mo na meron kang dadating na 13th month, may panglustay ako, may panggastos ako, sa halip na ganun, sandali, wala akong naipon buong taon. Correct. Itong 13th month pay ko, ito ang ipon ko, at ito ang panimula ko ng 2023 bilang isang investment or bilang savings. Pwede ganun. Right. Baka yung iba iniisip nila, bakit naman kakapasok pa lang na September, pinag-usapan na yung... Abay, paghandaan. dahil precisely, paghandaan. Alam nyo po, 107 days na lang. Pasko na. Pasko na. Mm. Kung pag-uusapan natin to, one week before o two weeks before, parang huli na. Oo. Dahil lang pinakasusi dun sa paghahanda, yung magkakaroon tayo, hindi lang katulad ni Santa Claus, meron tayong listahan. Mm-hmm. Not who's naughty or nice, listahan ng paggagastusan, yung ating budget. Special budget pag December. Okay. Alam mo, Dr. Carl, sa mga financial coaching na ginagawa natin, mga one-on-one sa mga kumpanya, kaya nalulubog sa utang dahil walang budget. Dahil pakatandaan po natin, lalo na yung mga empleyado, pag maayos yung employer nyo, first
payday ng December, kung December 15, kahit binigay na yan. Bibigay na yung bonus, katumbas ng isang buwan, bibigay na rin yung kabuuang sweldo ng, for December, hindi 15 and 30. Bibigay na sa bago mag-15 o kasabay ng 15 yung katapusan. Doon talaga nararamdaman yung one-day millionaire. Ako hindi ko ginagawa yon. Alam mo kung bakit? Mauubos sila. Mauubos sila. Kaya ako talagang sinisigurado ko kasi mas mahalaga sa akin sa pamahiin ko na may pera ka sa bagong taon. Correct. Yung kesa nung Pasko. Yes, kaya yes. Talagang hinuhold ko yan. Misa nga yung bonus ko magbibigay ako, binibigay ko yung papunta sa New Year. Yes, yes. Oo, kasi talagang lulustayin eh. Mauubos. At yung mga nakaka-experience at ganun yung kalakaran, paalala po, sunod na sweldo nyo, January 15 tama, pa. Tama. Yung December 15 hanggang mga January, yung unang linggo ng January, sunod-sunod ang okasyon. Mga okasyon ng labas ng pera. Kaya napakahalaga po na meron kayong listahan. Ano yung mga paggagastosan madalas? Yung regalo. Ayan, may tip ako dyan. May tip ako dyan. Alam nyo po, yung regalo, mas na-appreciate po yan ang riregaluhan nyo kung pinaghirapan nyo. DIY. Halimbawa ako, maniwala kayo, panregalo ko, namimili na ako ng mga halaman. Alaman. At ibibigay ko doon sa mga kaibigan ko, alam kong walang kailangan na regalo mula sa akin. Pero pag niregaluhan ko yun ng halaman na pinalaki ko ng 2 months, na maganda at medyo mamahal, may mga ganun ako. Oo, kaya gumagawa ako ng kung ano-ano. Hindi mo bibilin the day before giving it? Hindi. Kailangan ba? Kasi mura ngayon. Pag binili mo sa December yan, ang mahal niyan. At magtagtabi na kayo. Ang gawin niyo po, magawa kayo ng listahan ng riregaluhan. Yes. At ito, tandaan po ninyo ha, wala po kayong responsibilidad na regaluhan ang mga tao. Yes. Wala po kayong responsibilidad. Pero kung pagpapasalamat, hindi naman kailangang mahal. Correct. Yun ang suggestion ko doon. Saka yung DIY, pwede naman voucher. Mm-hmm. Anong voucher? Deed voucher. Yung meron kang pinapangako na para gagawin. Sa tama. Para sa kanila. Mm-hmm. Yung mga mahal nyo sa buhay, yung nanay ko, pagminsan, more than the deed. Mm-hmm. Pagminsan na tawag lang o bisita lang sa kanila. Sabi nga nila, diba, time, talent, treasure ang mga pwede nating ibahagi. Oo, hindi lang po laging material na bagay ha. Dahil baka yung iriregalo ninyo, meron na sila. Correct. Pumunta kang mall, namili ka ng plancha, namili ka electric pan, namili ka ng kung ano-ano. Sino ba naman tao ngayon ang wala niyan? Baka pag niregaluhan mo, nakatambak na sa kwarto, hindi na-appreciate. So, mas maganda pa nga minsan, tanungin mo anong gusto mo regalo. Yes. Oo, kaya minsan, ang magandang regalo, alam niyo yung panghanda. Yung panghanda, correct. Oh, halimbawa, correct. Ang galing-galing naming misa gumawa ng atsara. Oh, lagay mo yung atsara, gumawa mo ng atsara, masarap na atsara, lagay mo ng ribbon, lagay mo dun sa maliit na bayong, o iregalo mo yun sa mayaman. Matutuwa siya, oh, thank you, no, tagal ko nung hindi nakatikim ng di ba? Yes. O kaya, ito po ang suggestion ko, mamili po kayo dun sa mga maliliit na negosyante, sa mga probinsya. Yeah, maski po yung mga sa galing akong butuan kanina, nandiyan ang gagaling yung tantara na kulay itim na kahoy. Yung mga ganung bagay o kaya basket. Yeah. O kaya yung mga bagay po ba o kaya pang punta po kayo sa mga probinsya kung nandiyan kayo, hanap kayo ng matutulungan niyo na maliliit na negosyante. Kasi diyan po may istorya ang regalo mo. Yes. Diba? Yes. O kaya, may kwento eh. May kwento siya. O kaya bumili ka ng prutas. Yeah. Galing sa probinsya. Morel, kalamansi sa Mindoro. Pag meron kang 5 kilong kalamansi, punong-puno na yung basket. Magkano lang ang kalamansi sa amin? 50 pesos. Pag meron kang 5 kilo nun, 250, lagay mo sa basket, regalo mo sa mayaman. Yeah. Maski pa mayaman ang pagregalo mo, tuwan-tuwa sa'yo. Right. Diba? Right. Mga 5, 6, 7 years ago, inumpisahan namin sa aming tiny family. Tawag ko tiny kasi lahat kami malalaki. Ako na pinakapayat eh. Pero lumawak yung pamilya ko dahil nagkaroon sila ng mga asawa. Meron na akong apo. So marami ang pinagbibigyan ng regalo. Dahil sa naghahanap ng paraan para makatipid, hindi naman po dahil nagiging kuripot lang, merong isang laro. Natutunan ko to sa isang kumpanya na nakita ko, White Elephant. So, bawat pag Pasko, tigi-isang regalo lang ang ano namin. Dala. Ang dala namin. Okay. Tapos may laro, tawag po White Elephant, hanapin niyo po sa YouTube yun. So hindi kailangan na 8 yung aming pamilya, kailangan bibili ako ng 7 regalo sa bawat isa. Gift. Para exchange gift. Para wala ka obligasyon. Ginagawa sa opisina yan. Ginagawa sa kasi opisina. Kasi sa opisina, kaya po nausin yung exchange gift. Kasi ayaw mo regaluhan lahat. Lalo na sa'yo, ang dami mong tao sa... Just Mario Jose, pag niregaluhan ko sila, yung buong taon kong kinita, ubos. Diba? Kaya minsan, ganun lang talaga. At saka, huwag naman tayong, alam nating crisis eh.
Huwag na nating asahan masyado yung regalo. Correct. Ang sa akin lang talaga, kung ano yung mahalaga sa'yo na pwede mong irigalo. Alam mo, may mga luma kang gamit na pwede mong irigalo. Oh, yes. Pag Pasko, kasama sa pagpaplano, itong buwan na to, last week lang, inumpisa na namin linisin yung mga nasa storage namin. Mm. Every year, around pinakamababang na dispose namin was 45,000. Kalain mo yun. Yung mga clutters lang yan sa mga cabinets. Exactly. Ako minsan ginagawa ko dyan dahil marami, nakita mo, lumaki ako. So marami akong t-shirts, pantalon, yes. Hindi kumasya. Yes. Ngayon mga tawag namin the boys ng aking kumpanya, mamili kayo ng anong gusto niyong pantalon. Mga branded pa yung iba. Yeah. Fitted sa kanila. Yun ang regalo ko sa kanila. You just have to be very creative po. Pero mahalaga talagang regalo. Yung may natulungan kang entrepreneur, kaya magandang pag-usapan din natin anong negosyo na pangregalo ang pwede mong paghandaan para sa darating na Pasko. Baka meron po kayong ginagawa, meron kayong produkto na pwede nating ibenta or i-promote bilang pangregalo. Correct. Halimbawa, bili po kayo ng isang sakong kape. Okay. Punta ka ng Batangas o Benguet bumili ka isang sako. Hindi ka mahalan yon. Yeah. Ilagay mo sa magandang garapon o isang maliit na sako, talian mo. Pamigay mo sa mga kaibigan mo o kaya samahan mo ng isang tasa. Ang ito pong tasang to, mga 70 pesos ito, may tatak na. Ilagay mo dyan yung kape. Ang dami pong konsepto na pwede nyong maging negosyo. Maganda. Hindi po kailangan pumunta ka sa mall, tapos maghanap ka ng... At ang huwag nyong gagawin, yung pupunta sa mall na hindi nyo alam kung sino riregaluhan nyo. Correct. In fact, lawakan ko pa, yung listahan nyo ng riregaluhan, yung budget kung magkano, saan bibilin, at bakit nyo re-regaluhan? Oo. Kasi pag minsan bakit ko ba nagastusan to? Yung nanay ko, hindi ko pa nabili. Itong niyayabangan ko lang. Tama! Itong mga overseas Filipinos, ha? Ayan. Hindi lahat ng kapitbahay nyo, kailangan nyong regaluhan. May tanong lang ako, nung aalis po ba kayo, may pinadala sa inyo? Bakit pagbabalik kayo, may obligasyon kayong bigyan sila? Hindi naman pagiging masamang ugali yun. Yeah. Pagiging practical yun, dahil hindi naman po kayo namulot ng pera sa abroad. Correct. Kayo po yung naghanap buhay dyan. So, huwag nyo pong gawing bisyo yan. No, wala po silang expectation. Right. No, yun ang masama doon. Nako, siguro Arman, ang sunod nating pag-usapan dahil Pasko, bagong taon, yun talagang totoong financial planning for 2023. Yes. Pag-usapan natin yon. Gusto ko nga maglabas pa tayo ng ng planner, financial planner. Pwede. Maglabas pwede. Tayo, pamigay natin, downloadable. Pwede. Yes, pwede. Oo, pwede. Alam nyo kung bakit. Nako, talagang kailangan po natin harapin ang katotohanan na may krisis pa rin, mahirap kumita ng pera, marami pa rin walang trabaho, at tandaan ninyo, gusto nyo yumaman. Diba? Yes, yes. Kaya dapat ito pag-usapan. Maraming salamat, Arman. Thank you. Mahaba-habang usapan natin, dami natin na pag-usapan, pero palagay ko napakaganda ng impact nito sa ating mga tagapanood. Arman Benko po.